And therefore I say to you, do not worry about your life. Look at the birds of the air, for they never sow, nor reap, nor gather into barns, yet our heavenly Father feeds them. Matthew chapter 6, verse 25. Alright, welcome back to our channel, The Surigao Sun, for another minute of treasure analysis and discussions, decoding of your treasure markers. By the way, you can send it, your treasure markers, pictures, and sketches to my email, thesurigaosan@gmail.com. Again, surigaosan@gmail.com is the email where you can send your pictures. Alright, at ngayong week na ito, ang ating raffle draw doon sa The Good News Daily. At para makasali, ay isubscribe nyo, make a comment and share the videos. At ang ating premyo doon ay mga tokens na compass na magagamit nyo sa pag-locate ng Yamashita buried treasures. At ako ay mag-shout out muna sa lahat ng ating subscribers right here in the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao, and also my subscribers in abroad. Maraming salamat guys for keeping me company. Okay, at ngayon atin ang tatalakayin itong treasure marker na pinadala sa atin. Ito ang letter K na napakaganda ang treasure marker. Atin ito ngayon sa video ito. Okay mga katiats, ito yung picture na padala sa atin. Ito'y no shadow of doubt, walang kaduda-duda, ito'y legit markers. At ito'y gawa ng tao na marka. Okay, at ang kahulugan ng ganitong sign na parang letter K ay nandyan yan sa aking libro. Ito yan. Pwedeng baliktad yan, nagaganyan. At ang kahulugan ay 5 yards or even 5 meters distance. Pwedeng 5 meters, 5 yards or 5 kahakbang. Okay, at ang kung yan man ay 7, make that kung yan man ay K, kung sabihin natin yan ay letter K, ang letter K ay palaging nagsasabi yan na ang treasure ay nasa bato or malaking bato inside or in the side of the stone or rock. Basta't ang K, yan palagi ang kanyang tinutukoy ay treasure under sa bato or big stone or big rock or beside. At ang letter K, mga katiets, yan ay related palagi sa bato. Kung tingnan natin, ang 7K ay deposit under the big stone. Itong 7K naman ay deposit inside the rock. At kung K na lang yan, yan ay rock pa rin. Deposit in the rock. Pero hindi lang sinabi kung inside or itong under ang kanyang deposit. Kahit sa 7K di, ang treasure ay under the big stone pa rin. Basta at merong K, ang treasure ay nasa bato na malaki. It's either may distansya ng kunti, may pagkakaiba, pero ang kahulugan ay ganyan pa rin. Nasa malaking bato ang item. Okay. So, punta tayo sa ibang pictures. Ito yung top view. Top view ito ng bato na may K. Okay. Nandito yung K. Mga ganyan. Dito ay merong, ito ay man-made ito na marka. Meron siyang guhit na ganyan. At of course, itong parang foot na sign ay nandito sa gilid. Pero itong napakaraming mga circle, sa palagay ko ito ay natural na pattern ng bato na ito kasi paulit-ulit na siya. So ang bigyan natin ng malaking importansya ay itong letter K. At itong mga bilog ay set aside muna natin yan. Okay, at ito yung mapa, kanyang sketch. Okay, kasi malabo yan, ako'y gumawa ng malinaw. Ito yan. So dito tayo mag-decode guys. Decode natin dito.
kung saan hahanapin ang treasure. Ngayon, ang pinakamahalagang marker dito ay itong tatlo. Tatlong medyong malaking bato. Lahat sila ay may marka. Itong bato na ito ay meron siyang dalawang mata. At ang mata ay square at oblong at lahat yan nakatingin sa banda rito. Okay, ano kaya ang meron dyan? Ngayon, i-prove natin na merong nakalagay dyan sa area na yan na tinitingnan ng mata. Okay, ang triangular stone na ito ay nagtuturo siya sa parang may letter K na bato. Ito kasi ay minor marker lang. Nagsasabi niya na tingnan mo itong malaking bato. Ngayon, sa malaking bato ay nandito na ang napakagandang marker. Paano ba natin matukoy ang direksyon pag ganyan lang, pareho ang haba ng mga ito na linya? Ang kahulugan niyan ay pabalik. Opposite papunta dito. Ngunit, yan kasi ay K na mahaba. So, dito tayo bibigay ng meaning sa kanyang mahaba na linya ng K. So ito ang sundan natin guys, ang K. Itong kanyang ito, itong mahaba. So ang mahaba na yan ay papunta rito. Okay, so gumamit kayo ng ano dyan, ng lubid, linsa, nylon, straw. At ilagay nyo dyan sa line na yan, i-straight yan. Ganyan, i-straight nyo yan. At ang distance niyan according sa libro kanina ay 5 yards. Pwedeng 5 meters. Kunti lang ang mga diferensya ng mga yan. 5 yards at 5 meters. So pwedeng maghukay sa 4 to 6 meters. So para sigurado, unahin muna natin ang 5 yards dito. Test dig ng 2 meters. Ngayon, itong letter T dito na may dot ay ganun pa rin. Ang tinuturo niya ay ito pa rin dito. So, ilan ba ang nakaturo? Tatlo. Tatlo ang nakaturo na ang item ay nandyan. Kahit itong dalawang dot ng paa, ito, kahit idugtong natin yan, ay papunta pa rin siya dyan. Kaya 5 meters ang ating unang test dig. Kasi yan ang sabi. 5 yards or 5 meters sa kanyang itong values sa codes. At kung wala sa 5 meters ay adjust tayo sa 6. Sa malapit lang yan sa 5. At kung wala ay balik tayo sa 4. So 4, 5, 6 yards or meters ang ating hukay. So meron lang tayong tatlong test dig na gagawin. Napakadali lang guys. Okay? At kung meron kayong metal detector, mas maigi na i-detect itong portion dito sa 4, 5, 6 yards galing sa letter K sign. Okay, so kanyan lang. Kadali ang paghanap dyan guys. So sana naman yan ay talagang ginawa na marker noong World War II at gawa yan ng mga Japanese soldier. Kasi ang problema ngayon ay napakarami ng peke na marka sa kabundukan dahil noong dekada 80, 90 at year 2000 ay maraming treasure hunter ang nagka-carve ng kanilang mga treasure sign na gawa-gawa lamang sa mga bato. Kaya 20 years, 30 years passed by ay nilulumot na ang mga yun. At sa tingin natin ay lumang mga markers na yun. Kaya minsan, akalain natin na tunay na marker. Legit nga ang kanyang hitsura at ang kanyang meaning. Pero bagong gawa lang naman. Kaya wala talagang treasure. Kaya maluluko tayo. Ganyan, ka-slim, ganyang kaliit ang ating tsansa na makakuha tayo ng totoong Dayamasita treasures. Okay, maraming salamat guys. See you on my next video. Ciao for now.